ayos, pero nakagad tayong logo ng school. So, company logo naman. So, paano ba? Paano ba gumawa ng company logo? So, check natin yung mga comment natin. Yan. Gagawin ka, Kuya Ken. So, tuloy na tayo. So, company logo, ito talaga. Yung pinaka gagawin natin. Kasi, logo designing tutorial tayo. Okay, so, halimbawa sa mga logo na paano ba? Ano ba maganda? Halimbawa, meron kang company na more on designing. So, paano ba tayo gagawa ng logo more on designing? So, syempre, kapag nagli-layout ako, halimbawa, gagawa ako ng JJ Creations. Try natin ang JJ Creations. So, ngayon ko palang naisip na gumawa ng ganyang logo. Wala pa ako idea kung paano ba gagawin natin yan. So, syempre, kapag creations, ano ba yung magandang gamitin? Kapag, halimbawa, kapag more on Photoshop ako, pwede akong gumamit ng logo na pen tool. Okay? So, JJ Creation. So, paano natin ipapakita yung logo ng JJ Creation? Kailangan sobrang simple, minimal lang yung kulay, madali siyang mabasa. So, try na natin. So, kuha tayo ng, kailangan meron tayong reference. Okay, so try natin dito. Pamaganda. So, editing logo, try natin. Editing logo. More on ano to? More on sa video editing. Oo. So, tingnan nyo natin yung video editing nila, di ba? Ito, medyo tagilid sa akin tong logo na to, no? Parang may igaganda pa to. Tikpa akong magkamali ng salita. May igaganda pa yung mga logo na to. Editsen. Writing and editing services. Ito, maganda, no? Ang lakas ng dating sa akin nito. So, ganyan dapat kasimple, oh. Ang galing, oh. The end. Production field. Mga simpleng logo lang dapat. So, halimbawa, artist ako, paano ko mailalagay yung logo ko? O kaya sa printing business. O ano pa ba ang pwede nating reference? So, sa printing logo matindi. Oh. Dami mong idea ang makukuha. Sa lab. Idea lang po ito, ha. Huwag po natin gagayahin kasi malalago tayo. Okay? Malalago tayo sa mga may-ari niya. Kahit kayo, ayaw niyong gayahin yung logo niyo. So, yan yung mga idea ng mga printing services halimbawa, no? So, kadalasan, CMYK talaga. So, kanya-kanya na lang pakulo kung paano mo gagawin yung CMYK. So, kung ako tatanungin, tama si Sir Wax, Eric Punsalan. Depende, sir, sa client kung gusto nilang gawing signage flex or build up, no? So, kailangan kahit sa mga signage natin, kasi ang mga logo po natin, makikita yan, yung mga nagdadaan lang halimbawa sa kalsada. Halimbawa, nagmumotor ako, dapat pag napatingin ako sa logo mo, hindi ko na kailangang magtagal para lang matandaan yung logo mo. No? Dapat isang sulya pa lang, meron palang laundry doon. Ganon. Hindi yung pag may nakitang logo, ano kayang shop yun? Parang hardware. Yun, di ba? Dapat ganun sa logo natin. So, kapag nakita mo ba yung ganitong logo, ano ang iisipin mo? Yung mga ganitong CMYK, di ba? Saka sobrang ikli lang ng pangalan, TNM, Printing Services. Di ba? Madali lang siyang tandaan. Saka ito yung logo, yung klase ng logo, na kapag inilagay ko sa mga mug para bilang souvenirs and giveaways, maganda pa rin siyang tingnan.
Kapag inilagay ko rin tong logo na to sa black and white, kita pa rin yan. Re-reverse lang natin yung black into white. Kita yan sa black. Okay. So, JJ Creations tayo. So, simula natin sa pangalan pa lang. JJ. O J na lang, masyadong mahaba yung JJ. JJ. Ang paborito ko pong font ay Gotham. Lagyan natin siya ng kulay. Lagyan natin, tanggalan natin siya ng spacing. Enter. Yeah. J Creations. Creations. Gotham. Gotham light lang tayo. So kapag gumagawa tayo ng logo, ang technique ng ibang artist, hindi na sila naglalagay ng space sa pagitan ng JN Creations. Ang ginagawa nila, kung hindi magkaiba yung kulay, magkaiba yung kapal ng letra. Okay? Kaya mga nakikilala yung mga Arial, Gotham, Railway, Roboto, kasi sila yung mga font na maraming kapal. May manipis, may medyo manipis, may konting nipis, sobrang nipis. Kaya iyan yung mga font na gamit ng mga artist. Hindi nila kailangan gumamit ng ito, ibang font, tapos ito, ibang font. No? Mas maganda kung iisang font lang siya, pero magkaiba sila ng kapal. Okay, yung iba, binabago ng kulay ito. Iba naman, binabago ng kulay yan. So, kanya-kanyang idea yan. Pwede nyong gayahin, pwede rin hindi. Okay? Tapos may tagline ka pa sa ilalim halimbawa. Ano magandang tagline? Hanap tayo sa Google. Oops. Wala akong tagline na maisip. The arts you remembered. The designs. The design. The design you remember. Para di tayo mag-isip, okay? Tingnan na tayong the design you remember. Remember, yeah. Dapat maliit lang yung tagline sa ilalim. Tapos lagyan natin siya ng spacing para mas maangas. So, depende yan. May tamang spacing po ah. Pag nakikita nyo masagwa, huwag nyo nang ituloy. Okay? So, yan yung kailangan ko na lang dito ay yung pinaka-logo ko. So, paano ko palalabasin yung J tapos yung creations? Yung ibang technique ng mga artist, J tsaka C pinagsasama. Nilalaro nila yung dalawang letra na yung para gumawa ng logo. Okay? So, kung ayaw nyo mahirapan, pwedeng kumuha na lang kayo ng lapis, tapos nakaganon lang. Kaya mouse. So, malalaman nyo kasi doon kung manual siya or digital. Kapag lapis, malamang manual yan, more on drawings. Kapag mouse o kaya pen tab, more on digital yan. Okay, so try natin. So, ang isa pa palang technique sa mga ganitong pangalan, pwede natin siyang gamitan ng mga box. Okay? Ako kasi ugali ko yan, gumagamit ako lagi ng box. Kaya pag nakakita kayo ng layout ni Uniprint na puro box na ganito, ibig sabihin ako po yung nag-layout noon. Pwedeng ganyan. Kaya lang ang gray parang nagiging parang reddish. No? Ano yun? So, ang gagawin ko dyan, kukunin ko itong pinaka, mag-gray ako. Tapos yung design you remember, gagawin ko siyang white. So, hindi ako nagagandahan. Pangit. So, ibalik na lang natin yung, pero may binabagayin yung ganyang layout, ha? Pero pwede yung ganyan, okay? So, depende yan. Kung anin yung trip nyo. Okay? Merong layout na binabagayan to.
So dito sa palagay ko sa layout ko na to, hindi siya bagay. Siguro sa mga signages, maganda yan. Tapos dito yung logo mo. Yan, di ba? Mas makikita. Pero para mas maganda yung kanina, yung simple lang, no? Kasi minimalist po ako na artist, hindi po ako yung masyadong makulay mag-layout, masyadong maarte. Hanggat maaari po, sobrang simple lang ng gusto kong layout. Yan, go na to. Pwede na to. Iwas kayo sa mga ano? Iwas kayo sa mga calligraphy na font, no? Kung babae siguro kayo, okay lang maunawaan ko. Pero pag lalaki kayo, huwag kayong gumagamit ng mga calligraphy na font. Yung mga dikit-dikit na sobrang aarte, no? Hindi kasi po bagay. No, depende, depende. Okay? Depende 'yon. So, ano ba maganda? Mouse? Mouse logo? Ako, baka daga lumabas dito. Pencil na lang. Pencil logo. Loading. Wow, ang tagal. Forty-eight. Yan, no? Ang daming lumalabas na logo, no? Tayin lang natin. Ito maganda, oh. Saka pag gagawa po tayo ng logo, no? Tandaan nyo na pag halimbawa ipapatatak ko siya sa t-shirt, possible sa screen printing. No? Hindi yung tipong sangkatutak yung kulay, kapag nagpa-print ka lang ng isang piraso, yari tayo sa screen printing, malaki babayaran natin. Kaya embroidery, di ba? Kapag halimbawa may mga kulay kasi na imposible sa embroidery. So dapat yung ating logo possible sa embroidery and screen printing halimbawa. Yan ang gagaling, no? Ang gagaling ng logo. Ganyan lang naman talaga yung mga logo, dapat simple lang. So gusto ko to. Hindi ko lang magets kung para saan yung dahon. Baka may ibig sabihin yun. Grabe naman yung bagal na. Yan. So, logo. So, pwede yung ganito. Ito. Ito, creative. Oh. Creative, di ba? Creativity, art tool, arty. Marami tayong pwedeng magamit. Pwede tayong gumamit po niyan. I-modify lang natin. No? Para talagang tayo lang ang meron. Halimbawa, ito pwede natin itong gamitin. Gusto ko itong gamitin. Hindi ko lang alam kung paano ko siya gagamitin. Pero gusto ko siya i-download. Baka mamaya makaisip ako ng idea kung paano ko siya ipapasok sa logo ko. Pwede yun. So, maganda rin to. Yung feather. Ganda nito. Speed art, di ba? Kitang-kita kagad sa logo yung speed tapos yung art. Galing. Clip pencil, oh, di ba? Gagaling ng mga utak. So, pwede ko nga itong gamitin eh. Parang meron siyang J tsaka Z.
A tsaka C. Mo-modify lang to. Banana art. Natatak talaga sa utak eh. No? Banana art, di ba? Yung mga logo niya medyo kakaibe. Pero tatatak sa isip mo. Galing. Banana art nga. Kapag po gumagawa tayo ng mga ganitong logo, kailangan mas maganda nag-i-sketch muna tayo manually. No? Yung sa... Doon kasi yan lalabas sa i-sketch tayo ng idea, tapos ililipat natin into digital. Yun talaga yung proseso sa paggawa ng ganito. Grabe oh. Wala pang 1 MB. Tagal ng download. Okay lang yan. Talagang panapanahon lang yung internet. Ah, minsan mabilis, minsan. Maintenance. So, gusto ko rin ito. As... So, kapag nag-isip kasi ako ngayon ng logo, medyo matatagalan ako. No, hindi tayo kagad-kagad, bigla-bigla makakapag-isip ng logo. So, maganda rin to. Siguro kung ang pangalan nung... Kung ang pangalan nitong may-ari na to ay V, tapos M, pasok na tong logo na to eh. PM. Kahit nga PM eh, pwede. May letter P siya dito. Sa part na to. P tapos M. Diba? Itong yun eh. Yung ibang ang logo kahit walang meaning, nabibigyan ng meaning ng ibang tao kapag nakita. Oops. Di pa nga na-download. Doon. Pwede ito kung dediretso itong lapis. Dalawang lapis? Dalawang logo. Pangit na ito. Maganda talaga siya nakataob. O J Creations. Kadalasan binabagay nila yung kulay nito. Oops, pangit. Tawag doon. Tagline. Ganda. Baka sa orange bagay. Ganda to, orange na lang. Masyadong manipis yung creation. Naalala ko po yung isa naming attendee sa webinar. Ang nagumagawa sila ng mga logo talaga. Okay? So, ang paggawa ng logo sa kanila, ang paggawa sa kanila ng logo ay 15,000 pataas. Para lang po may idea kayo, 15,000 pataas ang presyo ng paggawa ng logo. Yung talaga yung mga logo na hindi pwede yung kukuha ka lang sa Google. Talagang manggagaling sa sarili mong
isip, yung idea, no? Kailangan talagang yung logo mo ay wala siyang makikitang kamukha, no? Talagang unique. Okay, so ganun yung presyuan, 15,000. So kung matyaga ka lang mag-layout, no? Tapos may mga portfolio ka na pwedeng ipasa sa kliyente, pwede kang mag-freelance. Gawa ka lang ng gawa ng logo, then ipapasa natin, kikita ka. Okay, so may package po yun na hindi yung basta logo lang. Maraming kasama yun. So pwedeng kasama yung packaging, mga branding, no? So, yun nga, yung mga calling card daw. Yan. So, kailangan isang package yun. Okay, so sulit yung 15,000 nila. Okay? So, try nating mag, ang pinakahuling part natin, try nating mag trace ng vector. Okay? So, try natin itong nakuha ko. So, may dalawa tayong ite-trace bago tayo matapos. So, try natin itong i-trace, no? Yung company na to. So, madali lang itong gayahin, yung mga logo na ganito. Okay? Madali lang itong lagayahin. So, gawa lang tayo ng box. Okay? So, ipantay lang natin siya. Yun. Tapos gamit tayo nitong convert point tool. Para pag hinighlight natin itong dalawang tuldok sa ilalim, pwede natin siyang ihapay or itagilid. Yan, di ba? Madali lang. Tapos duplicate natin itong rectangle na to. So gawin natin control J. So magiging dalawa yan. Nakita nyo? Tapos flip natin horizontal. So, itapat natin siya dito sa ating isang shape. Yan. Lagay natin siya sa pinakatuktok. So, convert point tool pa rin tayo. So, click natin yan. Tapos, lagay natin sa pinakataas. Oh, yeah. Yan. Tapos, i-duplicate ulit natin yung dalawa na yan. Okay? So, click natin pareho yan. So, makikita nyo, nakaselect ako dyan parehas. Tapos, control J. So, duplicate natin. Tapos, control T para ma-flip natin horizontal. Tapos, itapat natin yung magkabilang dulo. Tapat natin. Opya. Yan. So, gamitin naman natin yung kulay, no? Gayahin natin yung kulay niya. Ulitan natin tong kopyahan natin. So, gawin natin tong kulay orange. Tandahan natin yung pagka-orange niya. Itong pink. Tandahan natin yung pagka-pink niya. Itong blue. Itong kulay green. Yun o. So, halos gaya na natin. So, kailangan natin ito ilagay sa pinakatuktok. Yun. So, ilagay natin sa pinakatuktok. Control, shift, bracket. No? Control, shift, bracket. Yan. So, halos tapos na. So, kailangan na lang natin gayahin yung anino niya. Itong anino sa loob. Ito. Yung anino sa loob. Okay? So, paano natin yung gagayahin? So, i-duplicate natin itong kulay blue. Duplicate. Tapos, pindutin natin yung kulay green na yan. Doon. So, yan. Ilagay natin siya sa ilalim ng blue. So, pag nilagay ko na yan dito, i-clipping mask lang natin siya, no? Right click, then, clipping mask. Yun. So, makikita nyo, yung ating shape ay nasa loob lang ng ating image, no? So, ito pa, isa pa natin, duplicate din natin tong isang orange. Tapos, gawin natin siyang kulay nito. Yun, yung pink. Tapos, ipailalim natin siya sa orange. So, control, open bracket. Control, open bracket. Para po mailalim siya. Pag ibabaw, close bracket.
Pag ilalim, open bracket. Oops. Tapos, kailangan nandun tayo sa ibabaw ng pink. Yan. Tapos, right click. Create clipping mask. Tapos, may shadow pa ulit tayo dito sa loob. Dito sa isa. Ayan, no? Doon. So, kailangan lang natin siyang i-duplicate ito. So, duplicate lang natin yan. Para dito. So, ganun lang naman gumawa ng so, tanggalin natin to para makita natin yung logo ng W. Diba, ganun lang kasimple. Mag-trace ng vector. Okay? So, ito namang isa yung ibon ang gawin natin. Okay? So, yung ibon naman. So, itong ibon na to, kung titignan mo, medyo madali siyang tignan. Pero, komplikado rin po yan. Ha? Gawin muna natin siyang RGB. Tapos, tanggalin na natin siya dito. Cut natin. Cut. Post. So, medyo mababa yung reso niya. Taasan natin. 300. Diba ang labo niya? So, hindi natin pwedeng gamitin yan sa printing yung ganyang kalabo. Kailangan linawan natin siya. So, una natin gagawin yung white na mata. Yun. So, bilog lang naman yun. No? Madali lang. So, white. So, meron na tayong malinaw. Tingnan nyo pag nagkaiba nila. Malabo, malinaw. Tapos, yung pakpak niya, ano, na bilog. So, gawa tayo ng bilog na kakorte ng kanyang pakpak. So, labuan natin siya ng konti para makita natin. Yan. So, mukhang okay na siya dito. No? Ang gagawin natin dyan, lagay tayo dito ng Add Anchor Point Tool. So, add tayo dito ng point. Saka dito. Tapos, delete natin yung mga sobrang point. No? Delete Anchor Point Tool. So, ito yung delete natin. Delete. Delete. Tapos, pasok natin. So, ipasok din. Kumukha siyang paling. Saan natin siya ito ba? Good. Yan. So, gawin natin siyang kakulay ng ating ibon. Tapos, gawa naman tayo ng rectangle dito. Tapos ito, ibababa natin to. Okay? So, i-highlight nyo lang to gamit yung ating convert point tool. Baba na lang natin yun. Yung pinakamabilis na paraan pero pwede natin siyang i-manual ng mabili sa buo. Okay. Yung pinakamabilis lang na paraan. Lagyan natin siya ng black, no? Black natin. Black. Gagawin natin siyang black. So, kailangan i-clipping mask natin itong black dito sa orange. So, right click natin yung black. Clipping mask. Yun. Para lumabas yung sa ibon na part. So, yung tuka naman yung ating problema. So, paano ba gumawa ng triangle? So, try natin. Triangle. Triangle pala. Tama. So, yung kakulay niya. Ayan. Tapos, labuan natin yung ating triangle. Oops, mali. Ito palang ibon ang lalabuan natin.
So, yung ating triangle, no? So, click lang natin to. Tapat lang natin doon sa pinakanto. Saka ito. Yun. Tapos, kunin natin yung sentro ng ating... ating rectangle. So, control R para sa ruler. Yun. Ito yung sentro niya. So, ang gagawin natin, itong... lalagay natin sa gitna. Tapos ito, i-delete na natin ito. So, right-click pa rin yung ating pen tool, delete. Yun. Tapos, convert point tool, lapit natin. Ayan. Malapit na matapos yung ating ibon. Itong part na lang na to, no? At saka itong buntot. So, gawa ulit tayo ng bilog para sa part ng katawan. Kasi dapat malamang perfect circle to, eh, kung di ko nagkakamali. Kasi yung ibang mga gumagawa ng logo, more on shape lang. Okay na ako dito. Kailangan ano yan? Kailangan sa lubong. Okay. So, labuan na. So, add tayo ng point dito. Pa dito. Ah, okay na yun. Tapos, delete na natin itong delete, delete, delete. Yo. Pasok lang natin 'to dito. Tapos yung kulay ng red. Puntot na lang. Ito na lang. So madali na 'to. Pen tool dito, dito. Yung mga red kasi na yan, pwede nating pagsama-samahin. Vector pa rin naman yan. Kahit na sabihin mong magkakahiwalay sila, vector pa rin yan. Tapos yung anino na lang ng pakpak. So madali na to. Ito pwede na natin itong gawing i-manual na lang natin to para mabilis. Tapos gamit tayo ng convert point tool para sa pag-curve. Yun, no? Tapos yung kulay kunin natin dito. Saka natin i-clipping mask dito sa ating dalawang shape. Pagsamahin natin dalawang shape. Shape, merge shape, tapos clipping mask pa rin para pumasok siya dito. Yan. So, ganun lang paggawa ng logo. Oops. Iba pala to. Yung itim pala, may korte pala yon. Ngayon ko lang napansin. So, gagayain natin yung korte na to. So, nasa na yung aking... gayain natin yung korte. Madali lang to gayahin. Okay. So, ito yung ating... mag-add lang tayo dito sa pinakadulo, tapos dito sa dulo. Tapos delete natin tong isa. Tapos usad natin to dito. Sa ito dito. Oops. Dapat naka-shift tayo para diretso. Okay. Clipping man. Yun. So, tapos na yung ating ibon. Nakuha naman natin ang gayang-gaya niya, no? Ito yung original natin.
Ito yung ating daya. Ganda talaga pag malinaw. Okay? So, ganun po yung pagtitrace ng ating logo pag alimbawang malabo. No? Sa pagko-Photoshop. Okay, question po sa ating ginagawang pagli-layout. Yung isa natin kanina. Yan. So, yan. So, dyan po natatapos yung ating pagli-layout ng logo. No? So, kahit pa, sana kahit pa paano meron tayong nakakuha ng technique kung paano ginagawa yung mga vector logo. Mas maganda kasi pag laging vector yung ating mga ginagawang design. Para mapamalaki or maliit, malinaw yan. Mm-mm. Okay? So, maraming salamat po sa mga nag-attend ngayon. Okay? So, sa mga gustong mag-avail ng ating mga large format na Epson, so, meron tayong promo ngayon ng Epson SureColor F6330. Yan. So, meron, so dating 573,000 yan. So, ngayon ay 499,000 na lang. So, laking talaga, laking naibawas talaga nun. So, sayang yung promo na yan. So, kung ako sa inyo, kung halimbawa meron naman tayong budget at tagahanap tayo ng magandang business, ito na siguro yung pagkakataon nyo para itry yung ating Epson na sublimation printer. Okay? So, kung halimbawa naman ang target natin ay yung mga t-shirt para sa clothing line, meron din tayong promo sa ating F2130 na direct-to-garment printer. Yan. So, sa halagang 867,000, meron na tayong previs dyan na 80,000 na worth 80,000 na previs. Okay? So, meron din kasamang laptop, ink, and yung ating pre-treatment na liquid. Okay? So, maganda yan sa mga nagko-clothing line talaga. Okay? So, kung halimbawa naman gusto nyo mag-start muna sa maliit na sublimation business, magandang maganda yung makina na to ni Epson, yung Epson SureColor F530. Yan, kasi 24 inches lang, sa halagang 200,000 pesos, pwede na tayong gumawa ng maraming klase ng sublimation. Pero hindi to advisable sa mga full subli na jersey. Pwede siya sa mga pambata, no? Pero sa mga, so good na rin tong promo na to. Kasi parang naging libre na lang sa kanya yung heat press. Kasi halos makina lang po yung binayaran natin sa 200,000 pesos, no? So meron na tayong kasamang 24 by 36 heat press, tsaka isang set ng ink, at tsaka isang rolyo ng sublimation paper. Ang ganda niya, yung business na yan. Magandang, isa to sa mga masarap pasukin, yung F530 na yan. So, sa mga gusto namang umattend ng webinar about screen printing, digital and large format printing, pwede po tayong mag-attend sa mga ginaganap nating webinar, no? So, every Wednesday yan, meron tayong mga large format and digital printing. Every Friday naman po, meron tayong screen printing webinar. At sa ating every Sunday, yung ating digital printing business webinar. Yan. So, sa mga halimbawang naubusan kayo ng mga consumables, no, meron na tayong uma-accept na po kami ng delivery shipping. So, nariyan po ang ating Lala Move, Grab, LBC, JNT Express. So, meron din tayong Victory Liner and AP Cargo, no? So, sa mga, alam po, September 30, mabubuksan na yung, magkakaroon na tayo ng mga provincial bases na may biyahin, na magkakabiyahin na sa pagkakaalam ko. Okay, so sa pagbabayad naman, meron na rin tayong, may mga mode of payment tayo gamit ang ating Metrobank, BDO, BPI, no? So, meron din tayong GCash. So, kung halimbawa namang wala tayong bank account, pwede naman tayong magpadala sa ating mga Cebuana pera padala, EasyPay, Palawan Express pera padala. Meron din tayong M. Llewellyn at saka sa ating mga bayad center. Yan. So, meron din tayong online payment gamit ang Visa Mastercard. Yan. So, maraming salamat po sa 30 hanggang ngayon ay nakatutok, no? So, kung halimbawag nabitin kayo ngayon kasi medyo maikli lang po yung oras talaga natin, so pwede tayong mag-umaten ulit ng Photoshop
tutorial. Basic lang po kasi, okay? Basic tutorial lang po tayo sa ating September 30 sa webinar. Okay? So, maraming maraming salamat po, no? So, pa-follow or pa-like po and subscribe na rin po sa ating YouTube at saka sa ating Facebook, no? Yan. So, wala tayong di kagaya ni Kuya ko yun, wala po tayong iiwang paboritong kataga, okay? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, salamat po. Kala ko tapos na.